What's up guys? So I did try to record, no, pangalawang record ko na to. Nagkaroon tayo ng problema sa audio and then visual. So this is my part 2 explaining what happened. Oh my god, it took me 30 minutes long. And then doon ko lang nalaman na hindi pala nagana yung recording natin and hindi pala siya nag-work na maayos kasi nga iba yung nasa window time niyan. So pero you know, kaya ko ulitin yon, okay? Kailangan ko ulitin yon para sa inyo. So today, since naturo ko naman na majority sa inyo, punta kayo ng Google Drive natin. There you go. Google Drive. So let's go to our Google Drive. And then makikita nyo guys na madami na tayo na topic. Madami na tayo na topic, pero madami pa. Okay, madami pa tayo susunod. So, buckle up. Okay? So now, kung pupunta tayo sa Mentoring Limited natin, kung makikita ninyo. Okay? So, naturo ko na sa inyo halos yung mga kakailanganin natin when it comes to trading. So, session break, formula for trading, and then liquidity, market liquidity, buy side and sell side liquidity, fair value gap, macro time trading session, and Bog clarity, Judas swing clarity. Almost na-explain ko naman na halos lahat. So, in this video guys, tuturuan ko kayo kung paano nyo makita yan in real time, real charts, and patutunayan ko sa inyo kung ano yung nangyayari sa market natin, raw time or real time. Para naman ma-make sense sa inyo na, oh okay, nag-work pala yung tinuturo ni Sir Game, gumagana pala siya. Okay? So now, kung titignan natin yung market ngayon, na-establish natin yung market, sinabi ko sa inyo kagabi na bearish ang market. Tama? Kung nanood kayo ng YouTube live natin, punta kayo sa YouTube live and then zoom kayo or mag-skip kayo ng mga episode, ng mga session or ng hours, makikita nyo, sinabi ko napakalinaw na bearish ang mangyayari sa market. Okay? Napaka-bearish ng makikita ko sa market. Actually, nandito pa lang tayo that time. Let's go use the replay button. So actually, nandito pa lang tayo that time. Sinabi ko na bearish ako sa market. I just want to see an obvious run to the upside and sell side liquidity. Okay? So, gusto ko lang makita ng obvious run. Is this an obvious run? No, this is an equal run. Okay? Let's go to the higher time frame. What do you see? A top wick. So now, what am I waiting for? An obvious run. There you go. Is that an obvious run? A liquidity. Is that a liquidity grab? Yes, Sir Kim. Ano nang possible next mangyayari? I need an opening below. I need an opening below. Momentum changer or the change of character or a break of structure down below. There you go. Go to the lower time frame analysis. What do you see? There you go. What do you see? A fair value gap. What do you see? Another fair value gap. To make it what? Shorter. See? Nakikita nyo ba yung point ko? So, that's exactly what I'm saying. So, yan yung nai-expect ko. That's why I said na bearish din ako sa market. Now, another key pointers para masabi ninyo or masabi ko na bakit ako naging bearish kahapon or paano ko nasabi naging bearish ako. Wait a second. Okay? So, wait a second. Okay. So, paano ko nasabing bearish ako sa market? Di ba nga, sabi ko nga sa inyo, NWOG. NWOG, guys. Yung NWOG. So, tanggalin na natin itong replay button na to. So, sinabi ko sa inyo kagabi pa lang. Di ba? Natatandaan nyo pa yung sinabi ko when it comes to NWOG na sinabi ko sa inyo na, ang NWOG daw, based on Sir Kim, is paglalaruan niya yan, taas at baba, mabilis. Mabilis siyang aalis pataas, mabilis siyang babalik ulit sa baba. And pag umalis siya sa baba, mabilis siyang babalik sa NWOG. Pag tumaas, ganun din, pabalik-balik. And in the other way to, you know, to summarize kung ano nangyayari sa NWOG is parang ganito, para siya nagiging isaw sa loob ng NWOG, pero palaki ng palaki. Naiintindihan? Palaki siya ng palaki. Pero, isa lang ang similarities nila, lagi nilang binabalikan yung equilibrium level or consequent encouragement or 50% or supply and demand zone, kung anong gusto nyo itawag doon. Naiintindihan? Paulit-ulit lang yan. So that's why I said, bearish ako dyan. Okay, kahit anong mangyari, bearish ako dyan. And take a look at this one. Same exact thing. Went up. And what do you see here? Now, let's examine the last or the previous NWOG. Went up. Massively went down, massively went up, massively went down. Review the next NWOG or the previous NWOG. Massively went up, massively went down, massively went up, massively went down. Up, down, up, down. Di pa ba sapat sa'yo? So let's take a look another way.
Went down massively, went up massively, went down massively, went up massively. Next. Same exact thing. Went down, went up, went down, went up, went down, went up. But again, yes, I know, nagigets nyo na yung point, pero saan bumabalik ang presyo? 50%. 50%, 50%, 50%, 50%, 50%, 50%. Not random. Naiintindihan? Hindi yan random. Normal yan. That's the algorithm of the market. Normal na binabalikan ng 50% level. Yun dun nagre-rebalance ang market. So now, what do you expect na mangyayari dito? Sige ha, answer me. Ano sa tingin nyo yung possible na mangyayari dito? Again, hindi nyo hinuhulaan ng market. You're anticipating it with me. Ano pinagkaiba nung sinasabi mong anticipation, Sir Kim, sa hula? Eh, parang ganun na rin yun. No, ang hula is may masabi ka lang pero hindi, wala kang background evidence or like background checking kung ano yung mga pinagsasabi mo. Wala kang fact check. Okay? Hindi mo kailangan ng fact checking para masabi yung gusto mo. Pero dito, we have a facts. We have an algorithm, set of algorithm and a set of skills na ginagamit when it comes to trading. So this is not a luck. Hindi ito yung hula-hula na tinatawag or sinasabi mo. Okay? So in this case, this is anticipation. Anticipation is you're expecting it might go up or it might go down. But again, it will not hurt your feelings. It will not hurt your ego kasi nga you're anticipating where the market will tend to go. Okay? Or pupuntahan. So now, ask yourself. Kayo na bahala sumagot niyan. Okay? So now, next. Since sasabi ko na sa inyo kung paano to nangyari, also meron akong pinalabas or meron akong bagong upload sa YouTube, panoorin nyo na lang ito, okay? Possibly upload ko na to once mapanood nyo to. So ito yung tinrade ko sa S&P 500 kagabi, okay, which is I don't know kung nandun kayo kagabi. Ito yung tinrade ko kagabi. So basic volume imbalance, okay, basic volume imbalance trade, okay. So yeah, okay. I did wait for the obvious run to the liquidity and then took a trade on a volume imbalance. That's exactly what I did. Ganun lang kasimple. And yeah, panoorin nyo to kasi yung dulo na ito nagsasalita na ako and explain ko na mabuti sa inyo kung paano ko na-trade yan. Bakit ngayon mas nasasabi natin na hindi kayang tumaas ng market ng sobra-sobra, hindi din kayang bumagsak ng market ng sobra-sobra? Okay, so just try to watch this one. This is just 16 minutes of your life. Okay, so it might, you know, give you a more clarity when it comes to NWOG and when it comes to the volume imbalance trade. Okay, so yun lang naman. So next, I will checking your assignment, guys. So since, guys, please, kung may time kayo, guys, please submit the assignment. Hindi ibig sabihin na hindi ko na to chine-check or hindi na ako nagme-mention, hindi na kayo magpapasa. Please mag-submit pa rin kayo na assignment ninyo. It will gain you a momentum and tawag dito. It will give you more confidence when it comes to trading. So I want you guys to master it. Paulit-ulit nyong gawin, ipasa nyo sa akin palagi. As much as may time kayo, please submit it to me. Okay? Please. Okay? So again, si Josh tsaka si Kevin yung nagsasubmit sa akin dito today. So I've been waiting for the rest of you guys na mag-submit. Please, submit kayo. Okay? Submit kayo kasi kailangan nyo to. Okay? Kung hindi kayo magsasubmit, guys, okay lang naman. Okay? Pero again, hindi, huwag kayong magre-reklamo na wala kayong natutunan, okay? So kasi sinasabi ko sa inyo, i-practice ninyo, tignan ninyo sa charts ninyo, and maybe I don't know what you're doing, okay? So again, this will serve as a proof na nag-aaral kayo. If hindi kayo makakapagpasa nito, then I will not entertain your question anymore, okay? If magtatanong kayo regarding sa ano, then hindi ko naman nakikita na nag-work kayo, okay? So again, please submit your assignment. Lahat ng tinuturo ko, guys, isasubmit nyo yung assignment. So kung natutunan mo yung Judas Swing, oh, send mo dyan yung Judas Swing. Take a look at what Kevin Fernando say. Send an Asia range. This is a Judas Swing trade. Okay? A Judas Swing trade. So, pwede nyo rin pangalanan, guys, no? So, pwede nyo pangalanan i-title yung sinesend nyo. Let's say, for example, pair value gap yung ginamit ninyo. Walang problema. Dito naman, let's say, for example, Judas Swing, Sir Kim, yung ginamit ko. Ito yung nakita ko. And next, liquidity naman ginamit ko, Sir Kim. Pair value gap ang ginamit ko, Sir Kim. Order block ang ginamit ko, Sir Kim. Ganun ang gawin nyo. Okay? Para mas makita nyo na, okay, ito yung ginamit ko for Judas Swing. Ito naman yung ginamit ko for pair value gap swing. Okay? Ganun. Okay, so please submit your assignment. I will check it daily. Okay,
So if you have question, yes, pwede nyo ilagay sa assignment. Naiintindihan? Dito, kung may questions kayo, Sir Kim, bakit hindi tama yung per value gap ko, ganito ganyan, pwede nyo ilagay dito, tag nyo lang ako. Okay? So there you go. So this is perfect, okay? This is a perfect Judas swing, okay? Sample of trade. Nakita nyo naman yung Judas swing clarity natin, in-explain ko sa inyo doon. Okay? And then this is a good per value gap. Actually, I don't even need to mention it. There's a breaker block around here. This is very good for Joshua, na may breaker block siya dito, and then fair value gap, that's a good trade, that's a good trade, as in, like, this is a perfect trade for me, okay, if and only, okay, so again, mas mabuti yung ganitong trade, maganda to, okay, Joshua, okay, next naman, okay, marami din nag-check dito, or marami din nagsasubmit dito, actually, gusto ko yung mga explanation nyo na to, ang ganda ng mga ganitong klaseng explanation, so keep it up, okay, keep it up. So again, this is your assignment. Okay? Assignment nyo yung mga yan. Okay? So mas mabuti yan. Okay? So yun lang naman guys. This is just a clarity. Okay? Or follow-up session para doon sa mga natutunan nyo for the last few session. And now, we are free to move on. Okay? Pwede na tayo mag-move on sa another topic. Thank you so much guys for watching. Hope you're having a great day so far. And I'll be seeing you guys in the next meeting. Bye-bye. Peace out.